Agad na naglaho ng parang bula ang pagkakataon sana ni Miss Planet Philippines Representative Herlyn Budol o Hipon Girl na maiuwi ang isa pang corona para sa Pilipinas. Dahil malungkot na ibinahagi ngayon ng kanyang manager at Miss Planet Philippines National Director na si Wilbert Tolentino na napagdesisyonan nilang wag nang tumuloy sa pagsali sa pageant at uuwi na lamang sila ng Pilipinas. Narito ang buong detalye. Matatanda ang November 5 pa lang ay masayang lumipad si Herlyn kasama ang kanyang buong team at excited nang sumabak sa Miss Planet International 2022 pageant. Pero ngayon ay tuluyan nang nag-back out si Herlyn sa naturang competition sa Uganda matapos makaranas ng uncertainties o iyong mga walang kasiguraduhan mula sa pageant organizers. Opisyal na ibinahagi ng manager niyang si Wilbert Tolentino sa pamamagitan ng isang Facebook post ang mga naging basehan nila sa pagpapasya na mas makabubuti na umatras na lamang sila sa pagsali sa kompetisyon. Matatanda ang kahapon, November 11, ay nagpost rin si Wilbert na punong-puno pa ito ng conviction na tutuloy sila sa pageant at naghihintay lamang sila ng further announcements mula sa organizers kung sakaling mapaplansya na ang mga kaguluhan sa pag-oorganisa ng pageant. Ito ay sa kabila ng katotohanan na tila hindi pinaghandaan ng mabuti ng organizers sa Uganda ang naturang event. Walang tiyak na food and accommodation ang mga kandidata at wala ring backup plan sa nangyayaring problema. The next day, November 12, ay malungkot at muling nag-post si Wilbert sa Facebook. Wala naman daw kasi silang nakikitang effort sa part ng Uganda government na mag-intervene sa mga na-encounter nilang problema. Kaya nagdesisyon na sila na i-withdraw na si Herlyn sa kompetisyon. Ayon sa Facebook post ni Wilbert, "Due to uncertainties by the organizers, I have decided to withdraw Herlyn Hipon Budol from the competition. Despite numerous attempts to fix some pageant's debacles, it seems like the Ugandan government has no initiative to intervene. We apologize to the supporters who were rooting for since day one, to the team, sponsors, and designers. Thank you and I am sorry. Thank you to the Filipino community in Uganda for the comfort and well wishes." Inamin ni Wilbert na masakit para sa Team Philippines ang mga nangyari. Sayang din daw kasi ang chance ni Herlyn na makapag-uwi ng karangalan para sa Pilipinas. Bukod pa dito ang mga nasayang na pera, effort at higit sa lahat, oras na ginugol nila para sa naturang pageant. Dagdag pa ni Wilbert, "For me as MPP National Director, I am very hurt. Not only we lost a crown, loss of money, loss of effort, but loss of time. But we will never lose hope. Because we have bright future back home awaits. This is indeed a traumatic experience for all of us, but we fought for it until the end, and that is our mission." Matatanda ang bago nagsalita si Wilbert tungkol sa kaguluhang nagaganap sa likod ng Miss Planet International event sa Uganda ay nauna nang isiniwalat din na Miss Planet Czech Republic Camila Sparrow at Miss Planet Jamaica Tonil Watkes ang pagkadismaya nila sa organizers nang kinakailangan nilang maghanap ng kani-kanilang sariling accommodation at pagkain at their own expense nang bigla-bigla na lamang. Isiniwala na umatras pala ang unang hotel na kausap ng organizers na tanggapin ang mga kandidata sa kanila dahil sa issues ng Ebola virus sa lugar. Kaya pinagkanya-kanya muna nilang maghanap ng sarili nilang accommodation ang mga kandidata sa Airbnb. Nasa 50% din daw sa mga kandidata ang hindi nakapasok sa Africa dahil wala silang yellow vaccine fever na requirement ng bansa. Iyon ang mga kaguluhan na nagbunsod sa Team Philippines na i-withdraw na lang si Herlyn sa pagsabak sa pageant at uuwi na lang sila sa Pilipinas. First time nag-host ng international pageant ng bansang Uganda, kaya maaaring na-overwhelm sila sa pag-oorganisa ng ganito kalaking event.